Toyota Vios 2020. So brand new, di ba? Tingnan natin. Kung at least lalaban ba tong 5 years old mo sa 2020. Ah, di ba? Oh, ayan. Di ba? 2020, 2010, 2015. Pero tignan mo sir, even for 5 years na itong nakakulan, zero corrosion, almost the same siya ng brand new. Di ba? Sir, medyo kasama dyan kasi pasadong pasado. Ulit sa Muscle Garage TV at ang itatopic natin ngayon ay about sa cooling system, yung tinatawag namin na cooling system restoration. Dito i-share natin kung bakit ginagawa ang cooling system restoration, bakit tayo nagpa-flushing ng coolant, bakit tayo nag-release ng radiator, tuwing kailan ito ginagawa. Yan. At saka kung ano yung kahalagahan ng coolant versus tap water. Tama-tama, meron tayong mga iba't ibang uri ng sasakyan dito ngayon sa Master Garage. So ito yung magandang itopic kasi iba-ibang model, iba-ibang car brands, iba-iba rin yung coolant na ginagamit. So dito natin makikita. So ngayon, ang babasihan natin dito ay yung kung ano yung condition ng cooling system. Usually ginagawa ang cooling system kapag ang sasakyan ay umabot na ng 2 to 3 years. Nire-restore na yung cooling system. Ano ba yung mga ginagawa doon? Simple na naman, fina-flush ang coolant, tapos nililinis ang radiator, tine-check ang thermostat kung okay pa. Water pump if possible, di ba? Sa water pump naman, kapag naman gumagalaw ang tubig sa radiator, meaning okay pa yan. Kapag anong, kahit anong rev mo at hindi gumalaw ang tubig, mangamba ka na. Magsisimula ngayon tayo sa ano, sa pag-define ng internal, ang internal effect ng coolant doon sa loob ng makina. Okay, so paano ba natin na malalaman yan, di ba? Sa Master Garage, actually, ang ginagawa namin, marami na rin naman nakakaalam na ito. Ang unang-unang basehan, kung maganda ang loob ng cooling system, yung dinadaanan ng tubig, actually, sa radiator cap pa lang. Sa radiator cap pa lang, makikita na natin yan kung ano ang kondisyon ng internals. So, subukan natin to. Ito, 2009 model ng Honda. So titingnan natin 'to, radiator cap niya. Buksan natin. Ayun. Dito makikita mo, Pops, kung ano yung condition ng internal niya. Kung ano yung makikita mo dito sa loob. Ay, sorry. Kung ano yung makikita mo dito sa labas, yun din ang condition niyan sa loob, 100%. Yeah, di ba? Ito 2009. Punta naman tayo sa medyo modelo. 2015. Di ba? Ito kasi yung sa Honda, ito na yung mga hindi na gumagamit, sobrang tigas na rin ng goma. Ito na yung mga hindi gumagamit ng coolant. So nagkakaroon na siya ng corrosion sa loob. Sa corrosion sa loob, ang mga sinisira niyan yung radiator cap, water pump, at saka thermostat, and even dun sa mga water jacket, yung mga dinadaanan ng coolant. Itong Subaru, 2015 model, so tignan naman natin yung internal niya sa pamamagitan ng radiator cap. O yan, oh, di ba? Ang laki ng difference. Itong silicone cup niya, tinan mo, lambot pa. Oh.
Pagdating naman dito, napakatigas na. Oh. Malutong na. Ito, subject na rin to. Recommendation dito, palitan na rin to eh. Kaya, mapapansin nyo dyan, ito. Parang bago. So, meaning to say, napakasimple lang yan. Kung ano yung makikita mo rito, ganun din ang condition niyan sa loob. So, parang bago. So, tignan natin ito, 2015, di ba? 2009. O, let's say 2010. 2015. Punta naman tayo sa 2020. Set sa 2020. Tignan natin kung papalagtong ano mo, internal mo. Toyota Vios sa 2020. So, brand new. Di ba? Tignan natin. Kung at least, lalaban ba itong 5 years old mo sa 2020? Di ba? O, oh, yan. Di ba? 2020, 2010, 2015. Pero tignan mo, sir, even for 5 years na itong nakakulan, zero corrosion. Almost the same siya ng brand new. Di ba? Sir, medyo kasama na dyan kasi pasadong pasado. Di ba? So, meaning to say, 100%. Kung ano yung internal na makikita mo dito, yun din ang nasa loob niyan. Internally. Ayan. So, babalik na natin to. Kaya laking bagay rin ng coolant eh. Yes. Kaya napalaking bagay ng coolant. Kasi ang coolant talaga, best friend talaga ng metal yan. Hindi lang porke niya sinabi doon na anti-freeze, eh hindi na akma sa Pilipinas. Hindi. Meron lang siyang ingredients na even para sa cold countries, pwede mong gamitin. O yan, so ito na siya. Ito, considered tong good, di ba, sa cooling system. Walang pressure, maganda. Kaya lang, siyempre, sa 5 years, ang radiator, pag-usapan natin ang radiator. Ang radiator, since birth, lifespan ng radiator is 5 years, maximum ng 7 years. Kusang pumuputok yan. Kusang pumuputok. Tapos ito naman ang mga sign ng radiator mo ay malapit na sa expiration. Diba? Halimbawa itong Subaru. Ito 5 years old. Dito nyo po makikita yan sa condition sa labas. Diba? Ang kulay niyan na, ngayon ay kulay brown na. Kapag nagkukulay brown na yan, yan ang sign na unti-unti na siyang humihina. Tapos tignan mo naman yung radiator ng ito sa Avanza. Kapag kulay brown na yan, ito lumulutong yan. Oh. Nagpupulbos-pulbos yan. Hmm? Oh. So nawawala na siya ng ano, lakas. Pusa na yan napuputol. Hmm? Ito, wala na to, palit na to. Kaya pa nag-restore tayo ng cooling system, minsan, nagkakaroon ng konting gastos kung sasabit talagang radiator. So, pag katulad nito, hindi pa naman to sumasabog, pero in-advise na natin siya in the near future na pwede na siyang magsimula mag-ipon. Ito, yung mga ganitong condition nito, mga 2 taon pa naman to, pero anytime, sir, puputok yan. Mitsubishi Adventure. So, ginawa namin dito, Pab, sa cooling system restoration din. Pag sa mga old school or yung mga tinatawag na hindi siya overhead cam, sinasama na rin namin yung valve clearance settings. Ayan, binabalik natin yung valve clearance niya dun sa stock na sukat. Tignan mo, ito yung ano niya, radiator cap. Diba, ito, subject na rin to for replacement. Diba? Ayun nga pala, ito pala isang magandang i-discuss natin dito sa radiator cap. Itong radiator cap, hindi lang ito basta-basta takip. Napakalaki ng role na itong radiator cap. Okay? Let's say, ano ba yung mga major part ng cooling system? Ano ba yung mga bumubuo nito? Unang-una yung radiator cap, water pump, thermostat, at saka yung cooling fan. At saka syempre, yung radiator. Yan ang major part niyan. Isa lang ang mag-fail diyan,
sigurado overheat ka. Oh, so ito yung thermostat. Ngayon, kung ano yung itsura ng radiator cap, yun din ang magiging itsura ng internal. So, tinan mo, pare-pares na yan, hanggang ganyan din. Ngayon, kakainin na ng kalawang yan. Oh. Oh, diba? Yan ang isa sa mga sign. Ngayon, yung gaya na pinapaliwanag ko, water pump, radiator cap, thermostat, cooling fan, at saka itong radiator. Yan ang mga major part ng cooling system. Uulitin ko, isa lang ang mag-fail dyan, overheat yan. It might be the end of your engine. Iba't ibang uri ng brand, iba't ibang uri ng sasak ng makina, may kanya-kanyang specs pagdating dun sa pressure. Okay? So, katulad niya ito, 108 kilopascal to eh. Ito, 108 kilopascal. Ito yung maximum pressure can hold. Tapos magre-release na siya. Itong part na to, itong nasa ibabaw, ito yung tinatawag na intake valve. Ito. Ngayon, kapag nagre-rev ka, automatic yan, Pops. 100% pag start mo pa lang, bobomba na kagad ng water pump kasi kasabay siya ng belt eh. Bobomba ngayon yan. Ngayon kapag bumomba ka, magkakaroon niya ng reaction sa loob, yung tinatawag na vacuum reaction. Hihigop siya, di ba? Hihigop. Ngayon kapag humihigop yan, itong intake, okay, pag nag-rev ka, din taas, di ba? Taas ng revolution mo. Ito, sasama yan. Yan, bumubuka yan. Oo, bumubuka-buka yan. Yan. Ibig sabihin niya, pag bumaba ito, kasi nakaganyan eh, pag bumababa yan, itong tawag dito, itong tubig galing sa reserba, hinihigop niya ng hinihigop yan. Pupunuin yan ng pupunuin yan. Higop ng higop, higop ng higop. Ngayon, kapag na-reach niya na yung bigat na tinatawag, sa bigat kasi pwedeng maging pressure, or maging sobra doon sa tubig. Okay? So, mangyayari niyan, itong intake at saka itong body niya magiging isa pagdating sa release part. So, habang nakaupo yan ganyan, tas na-reach niya na yung pressure, ito naman, bubuka naman yan. Yan. Ibabalik naman niya ngayon yung sobra, pabalik dito. So, paulit-ulit lang na process yan. Kaya ngayon, kapag ito nag-stack up, at dumikit na, ayun na. Pag nag-stack up to, walang higop. So, magkakaroon ng bakante sa loob yan. Diba? Kasi wala siyang mahigop eh. Ngayon, magkikreate ngayon siya ng pressure. Ang mangyayari dyan, i-release niya lang ng i-release yung tubig. Wala naman siyang pabalik. O, kaya ang nangyayari, usually, ang mga sinasabi nila, bakit ganun? Yung reserva ko napupuno, yung radiator ko nagkukulang. Ayan. Oh, 'di ba? Kasi ang isa sa mga fault doon, isa sa mga nag-fail ay yung radiator cap. Isa 'yon ha. Kasi iba natatakot if baka makina ko sira na. Kasi nagpe-pressure na 'yung pagbukas niya ng ganyan ng takip, boom. Puputo kahit umaga na. Oh, ayan. So, ayan yung mga tinitingnan natin. So, balikan natin 'to. Etong thermostat, ganoon din 'to, kagaya ng radiator cap. Meron din siyang mga specs kung kailan siya dapat bumuka. Ito naman para sa TD27. Pang Nissan QD32, pang Nissan TD27, pang BD25. Ayan, ito yung ginagamit na thermostat. Ngayon, katulad ng sinabi ko, ito may mga kanya-kanyang specs. Ito nakalagay dito is 82 degrees Celsius. Para sa ibang sasakyan. Ito naman nakalagay 76.5 degrees Celsius. Yan ang opening point niya. Yan ang optimal operating temp ng thermostat. Yung makikita nyo rito kung ilan degrees Celsius. Kaya dapat very keen din kayo pag bumibili kayo ng thermostat. Lalo na yung mga replacement. Kasi may mga replacement na magkakamuka pero magkakaiba ng rating. Kung kailan siya bubuka. Halimbawa, ganito naman yan. Okay tayo sa radiator cap, thermostat tayo. Ngayon,
itong thermostat, naka-sit in yan doon sa makina. Ayan, para nakaganyan siya. Ayan, nakaganyan. Para nakaganyan yan. Ngayon, yung tubig sa loob niyan or yung coolant sa loob niyan, nakatrap. Nakatrap yung tubig sa loob. So, pag nag-start ka, walang coolant na papasok sa loob at the moment, at the first 2 to 3 minutes. Kaya, sa mga digasolina, kapag nag-start ka, yung tinatawag na cold start, ang taas ng RPM. Di ba? Mga 1,000. O minsan, lagpas pa ng konting-konti. Siguro, mga ilang minuto yon, tapos, bababa. Kasi, ang makina, actually, hate niyan yung sobrang lamig. Hate din niyan yung sobrang init. Diba? Kaya dapat, mayroong nagbabalance. Ito ang trabaho ng thermostat. Siya ang magbabalance nung optimal operating temperature ng makina. Yan. So, alimbawa, di ba, ito nga, 76, ito kasi medyo malinaw, 76.5 degrees. Sa'yo, mga 88 yan, 86, 82. Yan, 82 degrees. Ngayon, kapag na-reach niya na yung 76.5 degrees Celsius, more than that, bubuka ngayon yan. Bababa, yan. So, magkakaroon ngayon yan ng space, di ba? Pag bumuka yan, itutulak niya, di ba nakalagay niyan, itutulak nung mainit yung malamig. Oo. Oh, lalabas ang mainit, papasok yung malamig. Tapos, magkuklose siya ulit. So, paulit-ulit-ulit din yun. Kaya minsan, tataas ang temp mo ng bagya, pero babalik din. Kasi, yun yung time na i-release niya na yung mainit, papasok na yung malamig. Yun, didiscuss naman natin yung auxiliary fan. Diba, kung yung trabaho na ito. Yan. Ito, electric driven to. So, meron tong thermosensor switch or driven ng ECU. Kung kailan siya puputok. I mean, hindi puputok. Kung kailan siya andar. Ang makina, ayaw niya na sobrang lamig. Ayaw din niya na sobrang init. Kasi mag-overheat. Kapag sobrang lamig naman, mapapasma naman yung cylinder head. Kasi nagbabaga sa loob yan eh. Doon nagkakaroon ng nababasag ang cylinder head. Pumuputok. Kunyari, nag-release na yung diba? Nag-release na yung thermostat. Ilalabas niya yung mainit, papasok yung malamig. So ito, magiging mainit na. Ngayon, ang ECU, kinokontrol niya yung fan na huwag itong palamigin masyado. Kaya meron lang itong certain point or certain degrees kung kailan siya tatakbo. Nakikita yun sa scanner. Yung mga ganito, usually sa mga sedan, pumuputok to ng, tumatakbo to ng 98 degrees Celsius, under to, pag walang load. Okay? Ngayon sa gasolina, meron itong speed. High speed at saka low speed. Or yung tinatawag na safety niya. Kasi ganito yan. Kapag nag-on ka ng compressor, automatic tatakbo to eh. Kasi mataas ang load na binibigay ng compressor. Tumataas ang minor. Kaya ito, minimaintain niya na lagi na huwag masyadong uminit yung radiator. Ngayon, kapag nag-fail ang compressor, kunyari, nagkaroon siya ng singaw. Kasi ang aircon system, umaandar yan, driven yan ng high pressure. Meron tinatawag na pressure switch yan. Somewhere nakakabit sa condenser minsan sa compressor na mismo. Meron yung high pressure switch. Ngayon, kapag nabutas ang linya ng AC, nag-leak ang compressor, ang freon, hindi aandar ang compressor. So, mangyayari niyan, well, hindi aandar ang fan, di ba? Pero yung safety niya, pag tumaas at umabot ng 98 degrees Celsius, or sa mga Ford, umabot siya ng 108 degrees Celsius bago umandar to eh. Talagang boiling point na. Saka to aandar. Okay, aandar yan. Ikukumpara naman natin siya dun sa mga clutch type. Ito yung mga clutch type. Kung yon driven yun ng electricity or driven ng ECU, thermosensor switch, ito naman driven to ng belt, ng drive belt. So, pinapatakbo ng drive belt yung shaft mismo, itong yung clutch ng belt. Okay? So, paano naman yan ako control? Siyempre, ikot to ng ikot eh. Diba? Ikot ng ikot yan, ikot ng ikot. Ngayon, sa loob niyan, merong silicone oil. Yan, itong clutch fan.
may silicone oil yan. Kaya akala ng iba nagpe-freewheeling eh wala nang laman. Hindi po 'yon, hindi po ganoon 'yon. Ito yung water pump para hindi tayo masyado lumayulay. Brand new to, brand new. Ito naman para sa TD27. Kasi ang issue sa TD27, nauubos lagi ang impeller kasi laging tubig ang ginagamit eh. Kaya nag-overheat sila. Sila yung mga inabot ng mga traditional na mekaniko eh. Tinatanggal thermostat. Yan. Ngayon ito, kung yun driven ng electric, ito naman driven ng belt. Ngayon syempre, ito walang humpay ang ikot. Diba walang humpay ang ikot? Kasi belt eh, pag start mo pa lang, atakbo na kagad siya. Ngayon, kinokontrol yan ng silicone oil. Sa loob nito, merong silicone oil. Kaya makunat. Pag naubos ang silicone oil, magpe-freewheeling to. May iwan na siya ng makina. Doon na nag-overheat. Ngayon, bakit ba siya tinawag na clutch fan? Ano naman pagkakaiba niya sa clutch ng transmission, bakit clutch din ang tawag? Ganito yan. Yung clutch, kaya tinawag yan na clutch kasi nagdidikit yung dalawang bagay nang walang friction. Diba? Kaya yung sa manual transmission, kapag tinapakan mo ang clutch, tutulak yung release bearing, didikit siya doon sa clutch cover o yung pressure plate na tinatawag. Kaya pag once na pagdikit noon, ikot na rin yung bearing. Diba? So wala siyang friction. Tapos tutulak niya, release. Ito ganun din. Kaya rin clutch din ang tawag kasi silicone oil naman. Pag malamig ang makina, ang silicone oil malabnaw. Malabnaw yan. Mayroon container sa loob kasi ni may parang tanke. Ngayon, naggumaganya ng ang silicone oil. Yan. Clutch oil na tinatawag. Ngayon, sa loob nito, meron ganito, silicone oil. Tapos, kapag malamig yan, yung silicone oil pupunta sa gilid lang. Pag malamig. Kaya, habang nagpapainit ang makina, para siyang bumibitaw. Kaya minsan, pag premature ang patay mo sa makina, kita mo, umiikot yung fan, dire-diretso. Pero hindi senyalis yun na walang laman o sira na yung clutch fan. Hindi, kasi nagpapainit yun ang makina pa eh. Hindi pa siya ready. Ngayon, kapag uminit naman ang makina, lumalagkit naman yung silicone oil. Ito, lumalagkit to. So, nagkakaroon na ng tawag dito ng dikit between dun sa shafting nito at saka dito sa clutch. Kaya ito, sasabay na siya. Yan, sasabay na siyang umikot. Tapos kapag lumamig na ulit ang makina, bibitaw na naman siya. So, ganun yun. Ito, isa sa pinaka low maintenance na water pump. Kasi at the same time, double purpose siya eh. Nandun na rin yung fan niya. Lifetime na rin yan kung sasakaling hindi man maubos to. Pero ang pinaka-accurate sa lahat ng cooling fan, yung electric fan. Kasi dyan na nagko-communicate siya. Kaya yung high ace ngayon, electric fan na eh. Kaya yung cooling system nila, accurate na accurate. Sa NB350, ganito pa eh. Kaya minsan abnormal yun, tumataas, bumababa. Yan naman tayo sa water pump, di ba? O nga pala, mabalik nga pala tayo doon sa coolant. Ang inuubos ng coolant, ito. Yan. Itong impeller, mga water pump. Nauubos yan. Natutunaw doon sa corrosion. Kasi bakal to eh. Ngayon, paano mo naman na malalaman to pag ito ubos na? Doon sa bunganga ng radiator. Kapag nire-rev mo, stable lang siya. Kahit anong taas mo, hindi gumagalaw eh. Hindi gumagalaw. Ngayon, kapag ito naman functional, kapag nirev mo yan, nakita mo, pumapalo yung tubig. Yan, ibig sabihin, okay pa yun. Meron pa. So, medyo hot topic to sa mga auto mechanic group, sa mga auto club group, itong thermostat. Kasi usually, ito tinatanggal nila, itong thermostat. Ngayon kasi sabi nila, itong thermostat daw, hindi daw to akma sa Pilipinas. Pang malamig na country lang daw to.
Sa totoo lang, yun talaga mali. Maling prinsipyo yun. Gaya na sinasabi namin, even though we have the skills, at least you have the idea. Mga Paps, magbago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe lang kayo sa Master Garage.